Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa investigasyon ng pinakahuling kaso ng pagpatay sa isang mamamayag. Nilabas na ng Philippine National Police ang computerized facial composite sketch ng isa sa mga suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental. Katarungan naman ang sigaw ng kanyang pamilya, nagpapatrol Dinah Gestro. Binulabog ng putok ng baril ang live broadcast ni Juan Humalon, o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Sa Kalamba, 94.7 Gold FM, sa bayan ng Kalamba, Misamis Occidental, Linggo ng umaga. Naisugod pa sa ospital si Humalon, pero namatay rin. Ngayon, balot ng lungkot ang bahay ng pamilya Humalon. Kwento ng kanya may bahay na si Cherrybell. Natutulog pa siya noon at nagising sa kaguluhan sa labas ng bahay. Dahil nga kilalang matulungin itong si Johnny Walker, sabi ng kanyang asawa, normal lang para sa kanila na marinig ang tunog ng kanilang doorbell kahit pa maagang maaga para sa gustong pumasok dito sa loob ng compound para humingi ng tulong sa public service program. Pero ang hindi nila inakala na sa araw na yon ay matutulukan na ang pagiging matulungin ng kanyang asawa. Hindi matanggap ng pamilya ang sinapit ng biktima. Ang anak ko, hinarangan ako, mami, huwag kang lumabas kasi may putukan sa labas. Pursigigid ako na paglabas ko sa kwarto namin. Dito na, doon na ako, nakita yung gunman palabas sa gate namin. 32 taong DJ si Johnny Walker na nag-umpisa noon sa Pagadian City. Okay mas Johnny, butan ka tao. Sabi ng dati niyang kapitbahay na si Johnard, mabait at maayos makisama si Johnny. Makalingaw ma'am na yun. Para naman sa tagapakinig ni DJ Johnny Walker na si Jeffrey, malaking tulong ang mga binibigay nitong tips sa pagtatanim. Nagsilbi rin si Humalon bilang kunsihal ng Kalamba, Misamis Occidental noong 2013 hanggang 2016. Ayon kay Vice Mayor Antonio Lawas Sr., aktibo si Humalon sa pagsulong ng tamang pagtatapon ng basura. And they announced about the garbage collection, segregating the malata o di malata. Always promoting the peace around there and the harmonious to the constituents of the people of Kalamba. Kabilang sa mga motibong sinisilip ng pulisya sa krimen, ang trabaho ng biktima at ang personal na alitan. We cannot discount the possibility na ito ay work-related, no, sa pagiging broadcaster niya. But we are also looking at the possibility of personal motive because based on our investigation initial is mayroong heated argument between the victim and some individuals. Na umabot sa korte yung issue. Inilabas na kanina ang computerized facial composite sketch ng isa sa tatlong suspect. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., ito ang nagsilbing lookout sa gunman. Inatasan na rin ang Deputy Regional Director ng Police Regional Office 10 na pangunahan ang Special Investigation Task Group Humalon. I was shocked. The way it was done is very blatant and talagang you can see that there is those who perpetrated, there is no remorse, there is no, parang talagang, parang manok na lang. That's kumbaga, basta pangit tingnan eh. Lawlessness talaga ang pinapakita doon. Sa ngayon, ang tanging hiling ng pamilya ay makamit ang hustisya. Disidido naman ang misis ni Humalon na ipagpatuloy ang nasimulang propesyon ng asawa. Dinah Gestro, ABS-CBN News. Kinundi na po naman ng iba't ibang grupo ang pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon na binaril sa loob ng kanyang radio booth habang umeere at naka-livestream pa. Nagpapatrol, Mike Navalio. Lantaran at kita ng buong mundo ang pagbaril sa radio broadcaster na si Juan Humalon, mas kilala bilang DJ Johnny Walker sa Kalamba, Misamis Occidental nitong Linggo. Agad kinundina ng iba't ibang grupo ang pagpatay sa kanya. Ayon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, isa itong pag-atake sa media community sa bansa at isang malaking banta sa kalayaan ng pamamahayag
at kaligtasan ng karaniwang mamamayan. Tingin naman ng Volunteers Against Crime and Corruption, hindi ito dapat na hinahayaan at dapat pinapatawan ng pinakamabigat na parusa. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, mas kasuklam-suklam ito dahil pinatay siya sa sarili niyang tahanan. At ilang araw lang matapos ang pagdiriwang ng International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Pero hindi agad kumbinsido ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS kung may kinalaman sa trabaho ni Humalon bilang mamamahayag ang pagpatay sa kanya. Batay na rin sa paunang ulat na natanggap natin mula sa Misamis Occidental PNP, ano? Maayos naman daw na broadcaster itong biktima at si Johnny Walker Humalon. Kaya yung pong ating unang pangamba na baka ito ay work-related ay mukha pong hindi naman po siguro yun ang magiging conclusion. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang krimen. Iniimbestigahan din ng Commission on Human Rights ang pagpatay kay Humalon na ika-apat ng mamamahayag na napatay sa ilalim ng Marcos administration. Sinaksak si Ray Blanco sa Mabinay, Negros Oriental, Setyembre 2022. Sumuko naman ang suspect na si Charles Amada. Oktubre 2022 naman nang barilin si Percy Lapid sa labas ng kanyang subdivision sa Las Piñas City. Nitong Mayo naman, binaril sa Calapan City, Oriental Mindoro ang radio commentator na si Crescenciano Bundukin. Pawang mga radio broadcaster ang apat na napatay. Hinimok ng CHR ang gobyerno na imbestigahang maigi ang pagpatay kay Humalon at panagutin ang nasa likod nito. Tiniyak naman ng pulisya, handa silang protektahan ang mga mamamahayag, kaya hinikayat ni PNP Chief General Benjamin Acorda ang media na makipag-ugnayan sa kanila. Yan ang isang tututukan natin and ang gusto ko lang open yung communication natin with the media para kung may nararamdaman, let us talk, let us sit down and how we can arrange for the safety and security para yung paglalabas ng mga katotohanan katiwalian ay tuloy-tuloy. Nangako naman ang Department of Justice na itataguyod ang kalayaan sa pamamahayag at kaligtasan ng mga mamamahayag bilang pagkilala sa papel ng media sa demokrasya. Hindi natin pababayaang mabaon sa limot. Gagawin natin ang lahat upang mahuli natin yung mga salarin. Ang ilang senador nagpaabot naman ng pakikiramay, pagkundina at suporta sa mga mamamahayag. Mensahe naman ni House Speaker Martin Romualdez sa mga miyembro ng media sa bansa, mahalaga ang kanilang mga boses at mga istorya at gagawin nila ang lahat para matigil na ang pagpatay sa mga mamamahayag. Mike Navalio, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, umakyat na sa 5 ang mga nasawi sa aksidente noong undas sa Barangay Bukal, Calamba City, Laguna. Kinumpirma ni Cecilia Lirio na pumanaw na rin sa ospital noong Sabado ang kanyang 12 anyos na pamangkin na si Alisa Joy Palupit. Nasa ospital pa rin ang 9 na taong gulang na si Ayesha Gillian, ang nalalabing survivor sa pamilya Palupit. Una nang nasawi ang mag-asawang Gilbert at Eileen at dalawang anak na edad 11 at 4 na taong gulang matapos salpukin ng humaharurot na pickup truck ang sinasakyang tricycle. Kinasuhan ng paglabag sa Anti-Drunk Driving Act ang driver ng pickup truck na nagpositibo sa alkohol. Nasa ospital pa rin ang driver kaya hindi pa mailipat sa detention facility. Malabo pang mapababa sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa ngayon. Yan ang tingin ng bagong kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Hugh Laurel Jr. na sumabak sa kanyang unang araw sa kagawaran kanina. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Kalihim ng pagsasaka ang ating Secretary Francis Hugh Laurel. Official na ipinakilala sa mga empleyado ng Department of Agriculture ang bagong kalihim na si Francisco T. Laurel Jr. bilang bahagi ng flag raising ceremony. Kasama siya ng lahat ng mga tauhan na nanumpa na magiging tapat sa panunungkulan sa publiko. Maikli ang kanyang naging mensahe. I'm just looking forward to working with everybody. Si Laurel ay isa sa mga top donors ng presidential campaign ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kanina, pinabulaanan niya ang mga alegasyon na ang kanyang pagkakatalaga ay bayad utang lamang ng Pangulo sa kanya.
Definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin to. It's just not for country talaga. Yun lang masasabi ko. Sa katunayan, hindi niya kaagad tinanggap ang posisyon nang ialok ito sa kanya. Pero nangako siyang hindi niya isusulong ang interes ng anumang negosyo bilang kalihim. When I was asked by the president to join DA, I actually hesitated a couple of times. But then at the end of the day, na-challenge ako eh. Diba? To do something for the country. At bottom line, mahal ko yung bansa natin. Eh. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Laki ng departamento, complicated na konti, that marami iba ibang, there's 28 bureaus, departments, and GOCCs. Eh. So it's a full-time job. Wala akong oras to think about other things. Sabi ni Laurel, inatasan siya ni Pangulong Marcos na unahin ang pagpapalago ng food production sa bansa kung saan pagtutuunan ng pansin ng bigas. Nang tanungin ko sa tingin niya ay kayang maabot ang 20 pesos per kilong bigas na pangako ni Pangulong Marcos. The 20 peso per kilo was an aspiration, di ba? Ang problem now, we are in the 15-year high world sa world market. So today, that is not possible. But with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin, we are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Ayon sa bagong kalihim, wala munang mangyayaring balasahan ng mga opisyal ng Department of Agriculture sa ngayon. Mag-iikot muna siya sa mga ahensya sa ilalim ng kagawaran para mas makilala pa ang mga tauhan nito. Sinalubong din ang protesta ang unang araw ni Laurel bilang kalihim. Sumama dito ang mga kinatawa ng pamalakaya. Siya po ay isang malaking negosyante sa pangisdaan. At tsak na po ito na meron po itong conflict of interest para sa kanyang interest, sa kanyang negosyo. Pero nauna nang nilinaw ni Laurel na wala ng conflict of interest matapos siyang mag-divest mula sa kanyang malalaking negosyo. Si Laurel ay dati may-ari ng Frabel Corporation, isang malaking fishing company. Tinapos ni Laurel ang unang araw sa kagawaran sa paglulunsad ng mga proyekto ng DA na pinondohan ng World Bank. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang sorpresa ng cast ng Tabing Ilog the Musical? Ate B, ginulat sa flash mob ng cast ng Tabing Ilog the Musical ang mga namamasyal sa isang mall sa Quezon City. Umarangkada naman ang magpasikat sa It's Showtime at unang sumalang ang Team Vong, Jugs at Teddy. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Umarangkada na ang pasiklaba ng It's Showtime host para sa 14th anniversary ng Noontime Show. Unang sumalang sa magpasikat ngayong araw ang grupo ni Vong Navarro, Jugs Hugueta at Teddy Corpus. Tribute para sa mga idolo ng Philippine comedy ang kanilang tema. Sa Instant Replay, gumamit sila ng Artificial Intelligence o AI, kung saan ang kumakanta ay ang yumaong komedyanteng sina Babalu, Red Ford White, at si King of Comedy Dolphy. Binigyan pugay din sa performance sina Aping Daldal, Ben Tisoy, Kachupoy, Don Pepot, Gary Lising, Ike Lozada, Mang Tomas, Palito, Panchito, Soxito Pasio, Subas Herrero at Zoraida Sanchez. Live din nag-AI effects ang tatlo nang magpalitan sila ng mga mukha ni na Bert Tawa Marcelo, Meli Tagasa, Dencio Padilla, Chapusit, Yoyoy Villame, Willie Napomuseno, Chiquito, Rene Requestas at Herman Moreno. Wow! Mas naging madamdami ng tribute dahil naging surprise guest si Nova Villa. Si Azon! Nagumanap bilang Azon sa Home Along Dariles. Kaibigan ko lahat yung, nakasama ko lahat yun. Lahat ng mga nakita ninyo, nakasama ko lahat. Lalo na Tito Dorps. Kasi lahat naman tayo darating dito. Pero syempre ayaw nating malimutan tayo ng mga tao.
At isa rin, na-miss ko rin kasi magpasikat last year. Kaya at least ngayon nakabalik uli ako para magpasaya ng madlampit. Paalala lang ng grupo ang pag-iingat sa paggamit ng artificial intelligence. At nagpaalam sila sa mga pamilya ng mga komedyante bago gamitin ang kanilang mga larawan sa AI. Sunod na magpa-perform ng magpasikat ang team ni Nakaril, Amy Perez, MC at Lassie. Ilang tulog na lang mapapanood na ang Tabing Ilog the Musical, na adaptation ng iconic ABS-CBN 90s teen drama na Tabing Ilog. Bago ang palabas, sinurpresa ng cast ang fans ng mag-flash mob sa isang mall sa Quezon City. Hindi namin nina-expect kung ano yung magiging reaction ng mga tao, pero we're very grateful na tinanggap naman ng buong puso ng mga tao. Alam ko na mas maamahalin nila tong musical when we start our shows. Nag-perform din ang grupo sa ASAP Natin To Stage. Mapapanood ang Tabing Ilog simula November 10 sa PETA Theater Center. Gaino Krishnan, ABS-CBN News. May rollback sa presyo ng petrolyo simula sa Martes. Pero bitin pa rin umano sa bawas presyo ang mga motorista. Samantala, nilakihan na ng gobyerno ang subsidiya sa mga operators na kukuha ng modernized public utility vehicle. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Lumaki na sa 800 pesos ang kita ni Julio sa arawang pasada dahil sa pagtaas ng pasahe. Madadagdagan pa ang kanyang income dahil may rollback bukas na mahigit piso sa diesel at kerosene at 45 centavos sa gasolina. Maganda naman, pero para sa akin, hindi pa rin sapat. Kulang pa. Oh. Dagdagan pa kasi malapit na December. Pati ang ibang motorista, bitin din sa tapyas presyo. Ibaba natin ang mga 50 plus, 55, gano'n. Para isang babaan. Kasi mahal lang ang mga bilihin ngayon eh. Kasi ano yan eh, domino effect yan eh. Pag tumaas ang gas, lahat tataas. Kaya ang tanong ngayon ay, magtutuloy-tuloy kaya ang rollback dito sa Pilipinas dahil hindi naman kumakalat ang giyera ng Israel sa Hamas at nadagdagan pa ang supply ng langis sa buong mundo? Hindi ganun kasimple ayon sa Department of Energy dahil may ilang factors ding pwedeng magpabaliktad sa presyo. Kung hindi mangingibabaw yung reason talaga na nandyan pa rin yung geopolitical conflict, yung appeal ni Iran na wag magkaroon ng embargo kay Israel, at saka yung interest rates, yun ang hindi pa talaga nasusolusyonan. Samantala, nasa 210,000 hanggang 280,000 pesos na ang subsidiya ng gobyerno sa mga operators na kukuha ng modernized public utility vehicle. Hindi naman papalitan kaagad yung kanilang mga sasakyan. Kailangan maging roadworthy, pero the moment na hindi na yan roadworthy, dapat palitan na natin. Pero sabi ng isang transport group, maliit pa rin ito at para sa mga miyembro nilang UV Express, dapat payagan ang pagbili ng mga kilalang brand ng van at hindi lang limitado sa Chinese-made vehicles. Baka pwedeng yung UV ay gumamit na lang kami ng mga Toyota or Nissan. Yes, high-ace. Oo. Bukod kasi sa mas mura, mas matibay. Nakikita naman natin ng mga official na service ng mga nasa gobyerno ay ganun eh. Mas ligtas at komportable rin umano kung nakaupo lahat ng pasahero sa UV Express imbis na may nakatayo. Kung nakatayo, mas meron pang araw yan noon na biglang preno yung sasakyan. Nakatayo sila eh, walang kapitan na subsob. Balik naman bilang pinuno ng LTFRB si Attorney Teofilo Guadis III, pero tuloy pa rin ang imbestigasyon kaugnay sa isyu ng katiwalian. Kung ang resulta ng imbestigasyon ay meron nga, o di tatanggalin na naman ulit siya? Siguro ganun mangyayari. No? Kaya nga ihintayin namin yung result ng investigation ng NBI. Nauna nang bumaliktad ang dating assistant niyang si Jeff Tumbado matapos akusahan ang dating boss na sangkot sa katiwalian. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Mas mabigat na parusa ang ipapataw ng MMDA sa mga motorista na ilegal na dadaan sa EDSA bus lane. Simula po Lunes, November 13, 5,000 piso na ang multa sa mahuhuli na gagamit ng EDSA bus lane sa first offense.
10,000 piso, isang buwang suspension ng lisensya at seminar para sa second offense, at pag nakatatlong strike, 20,000 piso at isang taong license suspension ang parusa, habang 30,000 piso at revocation ng lisensya ang ipapataw sa ika-apat na paglabag. Paliwanag po ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, pinatutupad ito para sa kaligtasan ng lahat at para hindi maabala ang mga commuter na sumasakay sa bus. Dalawa ang naospital habang daan-daang residente ang inilikas sa barangay, sa isang barangay sa Bawan, Batangas dahil sa masangsang na amoy dulot ng chemical spill sa isang storage facility doon. Nagpapatrol, Dennis Datu. Nagkulay putik ang tubig sa baybayin dagat ng Barangay San Miguel sa Bawan, Batangas noong Sabado. Kasabay nitong kumalat ang masangsang na amoy kaya napilitang lumikas ang 468 pamilya o 1,464 na residente. Dito sa Paplaya talagang sobrang tusing po talaga ng amoy. As in yung parang pag kahit naka-face mask ka, talagang pumapasok pa rin yung amoy. Mahirapan ka talaga huminga. Ganun po siya katapang. Nahilo yung mga kasama ko sa loob ng bahay, yung anak ko. Super baho noon. Talagang nagkaganda suka yung mga tao doon. Ay buti ka, nailayo ko itong bata. Ayon sa Batangas PDRRMO, dalawang residente ang isinugod sa ospital matapos mahirapang huminga. Sabi pa ng Philippine Coast Guard at PDRRMO, ang kemikal na tumagas sa dagat ay solvent naphtha na ginagamit sa paggawa ng pintura. Ayon sa depo in charge ng kumpanya, nagbula ito sa tank number 5 ng storage facility na Impex Philippines. May band wall silang sasalo kapag nag-overflow ang kemikal, pero hindi umuno na isara ng maayos ang gate valve kaya dumiretso ang kemikal sa kanal papuntang dagat. Pag chemical yung natatapon, na sinasarado namin yung kagad. Kaso pag na umuulan, binubukas din namin. Nakalimutan isara. Pero konting-konti lang naman, halos 1 drum lang. Nakikipagtulungan umulo sila sa mga ahensya ng gobyerno para sa investigasyon. Nasa 200 liters lamang umano o 1 drum ng kemikal ang tumagas sa dagat, habang umabot sa 11 drum ang kanilang na-recover. Sa ngayon, pinag-uusapan namin na hindi pa ito natatapos ito. We will still be having a lot of monitoring here kasi maaring sa dagat na wala ang ano, pero sa mga buha-buhangin, baka nandidiyan yan at makakaapekto pa rin yan sa kalusugan. Magkano ba ang nasirang mga yung fish kill? Nag-iimbestiga na rin ang Environmental Management Bureau ng DENR. Tiniyak ng Batangas Coast Guard na kontrolado na ang chemical spill. Kumuha na rin ng water sample ang Philippine Coast Guard Batangas. Solvent, no, is a hydrocarbon na base po yan. So madali siya mag-dissipate. Kahit papano, nawala na yung amoy, pati yung traces ng spill. So until now, minomonitor pa rin natin. Ipinasara muna ng lokal na pamahalaan ng Bawan ng Impex Philippines habang patuloy pa ang investigasyon. Dennis Datu, ABS-CBN News, Bawan, Batangas. 6 na pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa residential area sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, unang sumiklab ang apoy bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Agad inakyat sa unang alarma ang sunog at tuluyang naapula makalipas ang isa't kalahating oras. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng mga ari-ariang na abo. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, mainit maghapon. Kala ko ba amihan na dapat malamig ng hangin? Anyari.
Kabayan, amihan season na nga, pero dahil kakasimula pa lamang ay pasundot-sundot pa lamang ito. Sa ngayon po, mahina ang amihan, kaya dyan lamang sa may Batanes at Bubuyan ito nararamdaman. Ang easterlies naman o yung mainat na hangin mula sa Pasipiko ang nagdala ng maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa, maging ang mga pag-ulan po dyan sa Palawan maghapon at dito naman sa may Eastern Visayas ngayong hapon. Meron pong binabantayang kumpol ng ulap o cloud cluster sa asilangan ng ating bansa sa loob ng Philippine Area of Responsibility at base sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng maging low pressure area bukas ang cloud cluster na iyan. Pero mababa naman ang tsasa nito na maging bagyo. Tatambay ang LPH sa silangan ng Mindanao at kasama po ang easterlies ay magpapaulan pareho sa gitna at timugang bahagi ng bansa bukas. Kapamilya, maging listo at handa dahil posible ang mga pagbaha at landslide sa mga lugar na iyan. Bahagyan namang lalakas ang amihan at dahil dyan, posibleng mabuo ang shear line na makakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, sa umaga may mga pag-ulan na dyan sa Caraga region. Sa tanghali, maulan na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo po dito sa may Davao region. Buong Mindanao naman na ang ulanin sa hapon at magpapatuloy ang mga pag-ulan ito hanggang gabi kung kailan po mas pinakamaulan o pinakamaulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Maulan na rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan umaga pa lamang at sa tanghali at hapon ay may mga malalakas na pag-ulan dito sa may Central Visayas at mababawasan ang mga pag-ulan ito pagsapit ng gabi. Maghapon namang maaraw at mainit sa Palawan at halos po walang mga pag-ulan sa malaking bahagi nito. Pero sa gabi, aasahan po ang mga malalakas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng probinsya dyan sa may District 1 kasama na ang Puerto Princesa City. Sa Luzon, maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon pero umaga pa lamang may mga pag-ulan na sa may Sorsogon at Masbate at uulan na rin sa may Calabarzon, Mindoro at Romblon mula po yan tanghali hanggang sa hapon na. At sa gabi may mga pag-ulan pa dito sa may Quezon at sa may Mindoro at may mahihinang ulan din sa may Cagayan Valley. At pano naman tayo sa Metro Manila, maaraw at mainit din ulit maghapon bukas at mababa ang tsansa ng pag-ulan buong araw. Kaya kapamilya, magsuot po ng komportableng damit, magbaon ng pananggalang sa init at dalasan ang pag-inom ng tubig. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Dalawang araw nang suspendido ang paglikas ng foreign nationals mula Gaza papuntang Egypt sa kabila ng pag-atake ng Israel. Kaya naman naudlot rin ang pagtawid sa border ng mga Pinoy sa Gaza, kabilang ang dalawang Pilipinang buntis at isang sanggol. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Tatlong refugee camps ang pinakahuling pinaulanan ng Israeli airstrikes, kaya lalo pang lumolobo ang mga nasasawi sa Gaza na pumalo na sa halos 10,000 ayon sa Palestinian authorities. Bukod pa ito sa libo-libong nakabaon sa mga guho. Hindi rin ligtas ang mga paaralan at ospital. Nitong Sabado, binagsakan ng airstrike ang isang convoy ng mga ambulansya sa labas ng Al-Shifa Hospital, ang pinakamalaking ospital sa Gaza. Mariin itong kinundina ni UN Secretary General Antonio Guterres na naninindigang dapat nang itigil ang gera. Inamin ng Israel Defense Forces ang pag-atake sa ambulansya at ikinatwirang may sakay itong Hamas combatants. Giit ng Israel, sinusubukan umano ng Hamas na ipuslit ang mga sugatang kasamahan sa listahan ng mga lumilikas sa Rafah Crossing. Dahil dito, sinuspindi muna ang pagpapatawid ng mga tao sa border. Kaya pati ang inaasahang paglikas ng 20 Pilipino na bulilyaso. Kasama sa grupong ito, ang mga Pilipinong nangangailangan ng atensyong medikal. Filipinos, at least in the first batch, included minors plus the mother who just gave birth. The child was born on the day of the conflict. Plus, I think another mother or two mothers who are about to give birth. One is in a family way of 9 months. The other is 3 months. They lack a lot of in terms of food, medicine, water, access to potable water. Some of their children are getting diarrhea. Karamihan sa natitirang 134 na Pilipino ay nasa southern Gaza. 46 sa kanila desidido nang umuwi ng Pilipinas. 36 pa ang undecided at kinukumbinsi ng embahada, habang 52 ang tumatangging umalis
kung hindi makakasama ang mga asawang Palestino. Kaya nakikiusap ang Pilipinas na payagan na ring sumama ang Palestinian spouses. Our government, through our embassy in Tel Aviv, is making representations, making appeals to the Israeli government to allow the departure of the Palestinian spouses to accompany our Filipino nationals out of Gaza. The message we're conveying to the Israeli government is that it will be difficult to separate families. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang mga Pilipino na mauna nang umalis para hindi masayang ang ibinigay na slot sa Pilipinas oras na magbukas muli ang Rafah crossing. Samantala, halos 200 na ang mga Pilipinong umuwi mula Israel matapos dumating ngayong hapon ang ikalimang batch na binubuo ng 22 OFW. Kasama sa mga dumating ang mga labi ni Mary Grace Prodigo Cabrera, isa sa 4 na Pinoy caregiver na pinatay sa madugong October 7 Hamas attack sa Israel. Kabilang sa sumalubong, si Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus at Israeli Consul Moti Cohen. Siniguro ng Israel Embassy na makatatanggap ang pamilya ni Grace ng panghabang buhay na suporta mula Israeli government bilang isa sa 1,400 na victims of terror. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Tinimok po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal na nangangasiwa sa pambansang seguridad na repasuhin ang deployment ng mga tropa para iba yung matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng Commander-in-Chief na mahalagang makipagtulungan ang Pilipinas sa ibang bansa para maisulong ang malayang paglalayag at pamamayani ng batas sa riyon. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Na-exhort the DND and the AFP to maximize and strategically review the deployment of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Naval Special Operations Command sa Sangley Point Base sa Cavite ngayong Lunes. Sinaksihan din ng Pangulo ang capability demonstration ng unit. At pinarangalan ng ilang natatanging miyembro nito. Tiniyak ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan na paigtingin ang kapasidad at kakayahan ng mga sundalong Pilipino, mapadagat, himpapawid o kalupaan na harapin ang anumang hamon sa pambansang seguridad. Rest assured that this administration remains firm in its commitment to strengthen NAVSOCOM's capabilities to the acquisition under the revised AFP modernization program. We will likewise support you in implementing programs to enhance your knowledge and skill as well as ensure your welfare and, equally important, your family's well-being. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na pag-iibayuhin ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para maisulong ang freedom of navigation at overflight at mamayani ang rules-based order o mga batas at patakarang tanggap at umiiral sa buong mundo. I also enjoin the Navy to strengthen the unit's capabilities by partnering with forces from like-minded states to uphold our shared commitment to freedom of navigation, peace and stability, and the rule of law. Sa ngayon, kalahok ang Pilipinas sa ilang joint military exercises katuwang ang mga tropa ng Amerika, Australia, pati na Japan, United Kingdom, Canada at iba pa. May umiiral ngayong mga kasunduan sa pagbisita ng mga tropa ng US at Australia habang magsisimula na ang negosasyon katuwang naman ang Japan. Nagsimula na ring balangkasin ang isang trilateral agreement para naman sa pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Ilang beses ding naghayag ng suporta ang iba-ibang bansa sa Pilipinas sa harap ng ilang insidente ng pambubuli ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Pinakahuli rito ang insidente ng pagbangga ng 2 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa barko ng Philippine Coast Guard at sibilyang resupply ship na magdadala ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal nitong Oktubre. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Muling itinanggi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang umano'y destabilization plot ng ilang grupo laban sa Administrasyong Marcos.
Ito ay kasunod ng sinasabing pagkakamiskot kay AFP Chief Romeo Bronner na ilang retiradong opisyal ng militar ang lalahok umano sa planong pabagsakin o palitan ang mga nakaupong lider ng bansa. Nilinaw po ni Malaya na walang aktibong sundalong sangkot sa usapin, kundi pagkakaiba lamang ito ng opinyon sa estilo ng pagpapatakbo ng gobyerno. Pero in so far as a destabilization plot is concerned, wala pong ganon. And the armed forces is loyal to the administration. At kung meron mang ganito na destabilization plot, ay sisiguruduhin ng National Security Council na hindi ito magtatagumpay. Naniniwala naman sina dating Senador Gringo Honasan at Panfilo Lacson na ang panawagan para sa malinis na halalan sa hinaharap ang pinagmulan ng issue kung saan nagkaroon ng diskusyon ng ilang retiradong opisyal ng militar. Para kay Honasan, bahagi lamang ito ng demokratikong paraan ng pagpapahayag ng opinyon at pananaw. Sa isang text message, sinabi naman ni Lacson na bahagi ito ng pagsuporta sa krusada ni dating DICT Secretary Eliseo Rio para sa mas malinis at tapat na halalan sa mga susunod na taon. Nilinaw din ni Lacson na hindi direktang target ng anumang pagkilos kung mayroon man si Pangulong Marcos Jr. bagamat nagagamit lamang umano ng ibang grupo ang issue para sa pansariling interes. Nais apinal na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., oras na maaprobahan ang IRR, agad na bubuin ang corporate structure ng naturang sovereign wealth fund. Wala pang kinukumpirma ang Malacañang kung sino ang itatalagang pinuno ng Board of Directors ng korporasyon. Pero isa sa mga dumalo sa pulong sa Malacañang para ayusin ang IRR ang President at General Manager ng GSIS na si Arnulfo Veloso. Noong Setyembre pa dapat umiral ang unang sovereign wealth fund ng Pilipinas, pero sinuspindi ng Pangulo ang pagpapatupad nito noong Oktubre para mapag-aralan pang mabuti ang mga detalye. In full swing na ang activities sa 72nd Miss Universe pageant sa El Salvador. Enjoy naman na nakipag-bonding si Miss Universe Philippines Michelle Marquez G sa mga kapwa niya kandidata. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Mula nang dumating sa El Salvador noong Sabado, abala na sa mga paghahanda sa Miss Universe Philippines, Michelle Marquez D. Iba-ibang looks ni Michelle na lalong nagpatingkad sa kanyang oriental beauty. Gaya na lamang ng kanyang departure look mula LA, isang custom denim pleated tailored dress mula kay Vin Orayas na may finishing touch na isang hugis Pilipinas na pamana brooch. Pagdating naman sa El Salvador, suot niya ang isang custom denim na may re-engineered jean skirt at modern Filipiniana vest gawa ni Renz Reyes. Ang day 2 casual look ni Michelle gawa ng designer na si Jazz Cerezo para sa breakfast, registration at fittings. At sa day 3, isang tropical green loungewear. Bigay todo si Michelle sa mga makeup shoots at outfit fittings ng mga delegates sa El Salvador. Kahit competition ng Miss Universe, masaya ang samahan ng mga kandidata. Sa social media, makikita ang fun moments ni Michelle kasama ang roommate na si Miss Indonesia, Fabienne Nicole Grunveld. Ang kanyang matchy moment kasama si Miss Nepal, Jane Garrett. At ang pagrampa kasama ni na Miss Bahamas, Cayman Islands, India, Ecuador at USA. Inaabangan na ang closed-door interview at preliminary competition sa November 15, National Costume Show sa November 16. Gaganapin ang Miss Universe Final sa Jose Adolfo Pineda Arena sa San Salvador, El Salvador, November 19 ng umaga sa Pilipinas. Mapapanood ito ng live sa lahat ng ABS-CBN platforms. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Arestadong isang Chinese matapos na may makitang shabu sa pagkaing pinadeliver sa niraid na Pogo Hub sa Pasay City. Galing umano ang pagkain sa isang drug personality. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Inaresto ng mga pulis ang Chinese national na ito nang may madiskubing shabu sa pinadeliver na pagkain sa William Street sa Pasay City nitong Sabado ng gabi. Nasa kote ang lalaki habang nag-iinspeksyon ng gwardiya na nagduda kung bakit bumili pa siya ng pagkain sa labas ng gusali. Meron silang functioning na mess hall or
restaurant inside the building. So maybe it caused suspicion dun sa guard kasi may pagkain naman sa loob eh. Nagtapos nagpa-deliver pa rin siya. Tumambad ang nasa 2 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng halos 14,000 piso. May nakita rin mga foil sa loob ng kahon ng pagkain. Sa investigasyon, hindi sa fast food restaurant in order ang delivery, kundi sa isang drug personality sa Las Piñas City. According to the delivery rider, pinick up niya yung pagkain from person and then delivered. Parang from person to person yung transaction. Hindi siya sa fast food. Ang suspect ay isa sa mga in-custody employee ng gobyerno matapos i-raid ang pinagtatrabahoang Pogo Hub. After the raid conducted last October 27 by the PAOK and other agencies, especially PNP, yung mga arrested suspects ay inquested na, yung mga in-custody na employees for checking of their documents. Given naman na ganun talaga kahigpit kasi na-raid nga yung na-raid yung lugar, so dapat walang makalusot. Both coming in and out of the facility, of the building. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration kaugnay sa estado ng mga nahuling dayuhan. Nakakulong naman ngayon ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inaalam na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan na nagpadala ng pagkain na may laman na droga. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Naalarma po ang Philippine National Police kaugnay ng mga ulat na umano'y sleeper cells ng China sa bansa o yung grupo na posibleng maghasik ng gulo sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda, binabantayan at bineberipika na nila ang mga impormasyon kaugnay nito bilang bahagi ng seguridad ng bansa. Ayon naman po kay NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates, bagaman walang spekulasyon o pawang spekulasyon lamang ang tungkol sa sleeper cells, iniimbisigahan na umano nila at tinitignan lahat ng anggulo. Uno nang tinanggi ng embahada ng China ang naturang alegasyon. Samantala, tinanggi po naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang alegasyon na may witch hunt laban sa mga Pinoy na umano'y sumusuporta sa pro-China narratives kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Paglilinaw po ni Malaya, hindi pinipigilan ng NSC ang sinuman na maglabas ng kanilang mga opinyon at paniwala sa issue. Ang ginagawa lamang umano ng NSC ay minomonitor at binubunyag ang mga nagpapakalat ng fake news. Sinampahan na ng mga kasong kriminal ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Quilario alias Senyor Aguila ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Mga kasong qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage, at child abuse ang isinampa sa korte sa Surigao del Norte laban kay Senyor Aguila at 12 iba pa. Anya, inaasahan nilang maglalabas na rin ang warrant of arrest ang korte. Pero hindi nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa basihan ng pagsasampa ng kaso at kung ano-ano ang partisipasyon ng bawat isa. Hindi man nakapagtapos ng pag-aral ang isang magbubukid mula Nueves Ecija, asensado naman ang buhay ng kanyang pamilya ngayon matapos ilaan ang lakas at panahon sa pagpapastol ng mga kalabaw sa loob ng 2 dekada. Ang kwento ng dairy farmer na si Samuel sa ating KBYN Special. Madaling araw pa lamang pero abala na sa kanyang dairy farm si Ginoong Samuel Mercader, 48 taong gulang. Kaya po ganito kaaga ang umpisa natin dahil sa may oras yung paggagatas ng mga kalabaw, sa alas 4 ng umaga. 25 mga kalabaw ang pagmamay-ari ni Samuel. Ngayon po, umpisa na po natin na linisin sila, paliguan.
para malinis sila bago gatasan. Ime, pakipaandar mo yung generator natin. Nakatoka naman sa kanyang asawa na si Erlinda ang pag-aayos at paglilinis ng mga gagamitin sa paggagatas. Kailangan hindi makontamina yung ating inaaning gatas dahil sa basilan nga yung gatas ng kalabaw. Diretso nating iniinom kaya kailangan sure natin na talagang malinis siya. Halika na dito, dumalaga! Mahihayin yun eh, kailangan pasunduin. Ilang sandali pa, isa-isa nang ipinesto ang mga kalabaw sa lugar na paggagatasan. Sinigurado din ni Samuel na tuyo ang katawan ng kalabaw para walang hahalong tubig sa kukuning gatas. Kinuha rin niya ang pangunang tulo ng gatas, lalagyan nito ng liquid solution para makita kung lalapot ang gatas. So, malinaw po na hindi naman siya lumapot. Ibig sabihin ay wala po siyang mastitis. Ayan po, clear. Kasi pag ito ay lumapot siya na parang sipon. May sira yung kanyang mga dibi. Clear siya, clear. Malinis po siya, pwede natin nang kolektahan ng gatas. Kwento ni Samuel, dahil sa hirap ng buhay nila, ay grade 2 lamang ang naabot niya, pero hindi ito naging hadlang para makapagsimula siya ng sariling dairy farm. Ilan kayo magkakapatid? Apat po. Ako po yung panganay. Mahirap lang din yung mga magulang namin. Tapos nagkahiwalay pa sila. Maliwanag na ang paligid nang matapos sa pagkolekta ng gatas na umabot na ng nasa 30 litro. At ang sariwang gatas ay dinala kagad sa opisina ng kooperatiba kung saan naman ito ibinebenta. So, tuwing maga po yan, ganyan. Tapos yung bayan naman natin, dito naman sila pupunta. Ito ang araw-araw na takbo ng pamumuhay ni Samuel at kanyang pamilya. Pero kahit maproseso ang pagkakaroon ng dairy farm, maganda naman ang naibungan nito kay Samuel at sa kanyang pamilya. Nakapagpatayo na siya ng sariling bahay, nakapagpundar din ng sasakyan, at napag-aaral pa niya ang apat na mga anak. Kasi kung iisipin mo, hindi ka magkayod talaga yung doble sikap. Ako noon, pati gabi, alas gawin kong araw, magtrabaho sa bukid. Kaya yung hirap ng buhay na yun, yun yung pinanindigan ko, tinayuan ko na para makaahon, sikap at tiyaga lang para magtagumpay sa pangarap. Galing! Maganda dyan, hindi nagre-reklamo yung kalabaw. Ay, kaya nga, kahit magreklamo siya, hindi mo maririnig. Ngayon po ay nag-aalaga na rin ng mga baka si Samuel. Baka in the future ay gagatasan na rin niya yun. At kwento niya, nag-aaral na rin ng agriculture ang pangalawa niyang anak para makatulong sa kanilang gatasan. Nakaw, kabayan, pinatulayan lang ni Samuel na ang pangarap kapag sinamahan po ng dedikasyon at sipag, tiyak may aanihing tagumpay sa hinaharap. Nakipagbudo ang empleyado ng convenience store sa Binangonan, Rizal sa dalawang lalaking nagtangkang mag-hold up sa tindahan. Exclusive, nagpapatrol, Liza Aquino. Bayani, ganyan inilarawan ng mga pulis ang 22 anyos na si alias Mark nang malaman ang pakikipambuno niya sa dalawang lalaki na nagtangkang mag-hold up sa pinagtatrabahuan niyang convenience store sa Binangonan, Rizal. Sa CCTV na ipinakita ng Binangonan PNP sa ABS-CBN News, makikita ang suspect na unang sumilip sa counter ng convenience store. Maya-maya pa, makikita ang isang lalaki na nakaberdeng jacket at helmet na sinalubong si alias Mark at tinutukan ng baril. Hindi siya nagpatinag at nakipambuno sa hold-upper. Pinagsusuntok niya ang suspect hanggang sa humandusay na sa sahig ang kawatan. Kalaunan, sumaklolo na ang isa pang hold-upper at pinalo ng bote sa ulo si Mark. Nilapitan po ako sa sabi sa akin, pre, hold up to. Kapit ako sa balikat, tutok ng baril sa tagilid, tasabay ka sa po. Nagulat po ako, sabi ko sa sarili ko, mambihira, nagkatrabaho maayos dito, na ipaglaban ako para sa buhay.
Nawala yung inaasahan ng parents ko. Bali, sabi ko, mamatay ba ako ng walang dahilan? Mapuputokan ba ako ng baril ng walang dahilan? Kaya ano po ba ama ko? Nilabanan ako po. Sinugal ko na. Nakipagbunuhan na po ako. Pangalawang buhay na ito kung maituturing ni Mark. Pero may sugat siya sa kamay, braso at may minor injuries sa ulo. Namukaan din niya ang isa sa mga sospek na aksidenteng naalis ang face mask. Agad na huli at nasampahan ng reklamong robbery holdup at physical injury ang lalaki na napag-alamang may nakabinbinding kaso ng pang-holdup sa iba pang convenience store. Sabi nga ng ating investigador, minor pa lang to, medyo may record na rin. At talagang ito yung linya niya, yung pang-holdup, mga convenience store. Labis sa mahinangaan ng PNP ang katapangan ni Mark at pinangaralan ng Rizal Provincial Police. Dati ring criminology student si Mark at may background sa martial arts bago siya napilitang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho para sa lola na may sakit. Sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang lola at kalilibing lang kahapon. Opo ma'am, napakalaking bagay yun kasi sabi ko po, sugal po yung ginawa ko at napagbigyan naman po ako ng ama natin sa taas. Kaya maraming salamat po Panginoon at ama namin. Pero may paalala naman ng PNP sa publiko, lalo na kung walang background sa self-defense. Voluntarily ibigay na nila. Then, magiging busy na sila, makilala, tandaan kung may papagkakakilala, tattoo, kung itsura ng build, or ano, yun yung para kung sakali, yung kapulisan natin, meron silang pagkukuha na ng investigation. Maging maingat na lang tayo. May alok naman ang PNP na pabuya sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng isa pang nakatakas na sospek. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sampung taon na ang nakalipas mula nang bayuhin ng Super Typhoon Yolanda ang mga probinsya ng Samar at Leyte. Tinatayang halos 6 na milyong manggagawa ang naapektuhan ng pananalasang ito. Pero sa pagsisikap ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor, patuloy ang rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Kabilang narito ang San Juan by the Bay Floating Cottages and Boardwalk sa Santa Rita, Samar, isang proyektong sinimulan pa ng inyong ABS-CBN Foundation. Bahay namin na naluluha ang ginang na si Vilma Villagracia sa tuwing maaalala ang sinapit sa pagragasa ng Super Typhoon Yolanda sa kanilang lugar. Lahat ng kanilang naipundar, bahay, mga gamit, kasamang naanod sa rumaragasang tubig dagat. Mga puno, wala kaming kain. Tapos pag-uwi namin ng bahay, wala kaming matulugan kasi ngayon namin putik ang nasa loob ng bahay namin. Tapos wala kami mabili ng pagkain kasi yung mga walang tinda kasi basa daw lahat. Maghapon tubig lang. Ang panganay namang si Julius at bunsong anak na si Valerie Joy, parehong na-trauma sa nangyari. 7 taon noon si Julius at 5 taon naman si Valerie Joy. Yung bahay namin lumubog. Natabo na ng tubig. Tapos yun lang po yung naalala ko po. Naalala ko lang yung bahay namin, kalahati na lang yung nakikita. Pero hindi sila nawala ng pag-asa lalo at marami ang tumulong sa kanila. Tulad ng Santa Rita Local Government Unit, Samar Provincial Government at paggabay ng inyong ABS-CBN Foundation. Ang padre de pamilyang si Jesus Villagracia, inilahad ang kwento ng kanilang pagbangon. Nung pagkatapos ng Yolanda, may nagpasyal dito na si Norby, chinik dito kung may potential ba na lagyan ng isang tourist path. Kinausap naman ni Ma'am Gina Lopez yung mga barangay official dito na kung pwede. Umuki naman mga barangay official. So ayun, nagkaroon sila ng agreement na ang materialis lang ang ng ABS-CBN. Nagsimula ang San Juan by the Bay Service Cooperative na may 29 na miyembro hanggang lumaki ito at aabot na ngayon sa higit 40 active members.
Nagsimula na rin silang mag-serve ng mga masasarap na seafood sa kanilang floating restaurant. Fully booked din kadalasan ng mga turista ang kanilang mga cottage na sakay naman ng San Juanico Cruise na bumabiyahe halos 5 beses kada linggo. Naging advocacy ko na talaga is lumakas yung tourism sa Tacloban at saka sa region. Na-inspire din kami sa actually sa ABS-CBN na inserve namin nga sila, kayo nga na malayo, tapos papunta dito para tumulong. Si Ma'am Gina kasi is very, talaga yung drive niya, pinupush talaga niya. Main attraction din ngayon ang makulay na pailaw sa kahabaan ng San Juanico Bridge na lalong nagpatingkad ng turismo sa lugar. Patuloy pa ang expansion ng San Juanico by the Bay Floating Cottages and Boardwalk, isang patunay na may pag-asa matapos ang trahedya. Isa na naman matinding bakbakan ang mapapanood simula ngayong gabi sa Batang Quiapo. Nagkwento rin si Ivana Alawi kung paano siya ginabayan ni Coco Martin sa action scenes. Nagpapatrol, MJ Felipe. Naabutan namin si Coco Martin na binubusisi ang mga detalye ng kukunang action scene. Pasok! Exit ko, mauuna to, saka sumunod yun. Nagbibilin sa stunt at camera directors kung anong angulo ng camera. Ayun, po, pagkabutukan, mag-react sa ang mga kasamahang aktor kung kailan papasok sa eksena dahil big scene ang assignment nila. Mismo sa gitna ng pyesa ng Nazareno, doon magkakaroon ng malaking gulo na kasi nandun yung drug transaction, kami naman may inaabangan kami, meron kami tatambangan. Tapos sa ibang karakter naman, sila Ma'am Charo, sila Lobby po, nandun din sa Quiapo, namimigay ng ano, meron din silang drama doon. Na. Sa isang eksena nila ni Ivana, nakita namin ang paggabay ni Coco mula sa lakad, pag-ikot ng katawan, tutok ng baril. Babaril sana siya. Sinisiguradong perfect ang shot sa camera. Kapag may mali ako, kunwari hindi ko siya nagagawa ng tama, sasabihin agad ako ni Coco na, oh, yung legs mo ganyan, i-open mo pa. Kasi syempre, first ano ko pa lang to action. Action! Ngayong gabi, quantum event ang mapapanood sa Batang Quiapo. Ibig sabihin, lahat ng bida magkukrus ang landas. Kwento ni Coco, lahat ng eksena, pasabog. Nahanap na ng katawan namin. Parang bang feeling ko pag normal yung eksena, parang feeling namin, ano, parang... Naliliitan ka. Oo. Parang nasanay na kami sa maraming tao, sa maraming crowd, sa magulong environment. Parang inahanap na namin. Kasi siguro yun yung mata namin na gusto namin ipakita yung totoo. Sa pinalabas na trailer noong Biyernes, isa sa mga kaabang-abang ay ang habulan sa kalsada. Hanggang sa mga eskinita. Tayo ang papatay o tayo ang papatay sa kanila. Pati ang nakakabiting pagharap ni na Ramon at Rigor. Die! At ni na Rigor, Tanggol at Chief Espinas. Tanggal si Batna! Papanood ang kapanapanabik na eksena ng Batang Quiapo mamayang gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5, pagkatapos ng TV Patrol. MJ Felipe, ABS-CBN News. At ang galing ni Jacqueline kasi walang kupas. Diba? After pala mapapanood. After ng TV Patrol. Anong before TV Patrol? Saan channel? Wala na ba yung game show? Yeah, yun, si ano? Yun. Yung bago, ano yun? It's your lucky day, wala na. Ano yun eh? Si Lucky! Pasingit lang. Hindi na tinuloy. Si Lucky man sa ano? Hindi na tinuloy. Balay nyo! Pues posible. Posible. Lahat sa mundo posible. Welcome back. Thank you. Saan ka kumain? Sa New York? Oh, welcome back. Bukas na lang ang tsokolate. Binilhan nyo ng damit, isa na naman. Uy, magkaiba? Actually, iba na to. Ba't naman kayo magkamukha ni Papa Henry? Hindi. Pero red is the color. Pag Monday, oh, na-push siya. Naka-red. Fuchsia pink. Naka-fuchsia. Pwede
naka-red. Si Kansi Henry naka-red. Spell po siya. Red na lang. Red na lang. Hirap ang puso. Okay. Ano? O, kamusta na? Okay naman. Salamat, Panginoon. At nakabalik tayo safely. Saan ka kumakain doon? Saan nga kumakain doon? Alam niyo, ba't i-enjoy naman yung UN Women? Bakit? Bakit nga? Nagpunta ako sa New York dahil sa formal appointment ko bilang UN Women Goodwill Ambassador. Uy, ambassador ka. Ganon? Iwan mo na kami. Pautang. Uy, iwan mo na kami. Ay, pag hindi humirit, bakit? Bakit lang daw? Iwan mo na ako. Sige na. Biglang iwan mo na kami. Ay, congratulations, ha? Oo nga, congratulations. Kamusta sa New York? Marami pa rin New Yorker. Buti, hindi ka napagkamalang Chinese doon. Wala namang Asian hate na naramdaman ko. Salamat sa Panginoon. Mukha ka, Miss Tisa, hindi ka pagkamalang. Ganyan ka ba? Sige, okay na raw. Yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Omaga Diaz. Dito ka ba magpapasko? Dito ka ba? 49 days na lang, Pasko na. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako na. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming pong salamat at magandang gabi, bayang!